Dito na naman si teacher. Kumusta na kayong lahat? Mabuti naman. Natutuwa ko dahil kapiling ko na naman kayo ngayon. Handa na ba kayo para sa ating klase ngayon, mga bata? Mabuti naman. Bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayan ngayon, mga bata, meron muna akong mga paalaala. Ito yung mga bagay na dapat ninyong gawin habang tayo ay nagkaklase. Umupo ng maayos at tumahimik. Makinig. Siguro. Itataas ang kamay kung may gusto kayong sasabihin o kung sasagot kayo sa tanong ni teacher. Magpapaalam kayo kung gusto niyo umalis sa pwesto para lumabas. Sana mga bata, maalala niyo yan. Bago tayo mag-umpisa mga bata, pakinggan muna natin ang kanta. Mga bata, ay maganda na naman ang ating pag-aralan. Inaasahan kayong mabibigyang pansin ang mga linya, kulay, hugis at tekstura ng mga magagandang bagay na makikita sa kapaligiran. Balikan muna natin mga bata ang iba't ibang uri ng mga linya na napag-aralan na natin noon. Sabay-sabay natin silang kilalanin. Linyang patayo. Linyang pahiga. Linyang pahilis. Linyang pakurba. Linyang pasigsay. Magaling kayo mga bata. Ngayon naman ay pamalikan natin ang iba't ibang mga hugis. Parisuka. Parihaba. Bilog. Tatsulok. Hugis puso. Hugis bituin. Diamante. Ang galing mo! Dito naman tayo ngayon mga bata sa iba't ibang kulay. Pula. Dilaw. Asul o bugaw. Pahel. Berde o lontian. Lila. Puti. Rosas. Kayo mangi o tsokolate. Mahusay! Pag-usapan muna natin ngayon ang kahulugan ng tekstura mga bata. Ang tekstura mga bata ay ang panlabas na katangian o kalidad ng bagay. Ito ay pwedeng malambot, gaya ng unan, matigas, gaya ng katawan ng sasakyan, makinis, gaya ng babasaging baso, at magaspang, gaya ng hollow block. Para malaman mo kung ano ang tekstura ng isang bagay, siyempre gamitin mo ang iyong mga mata at ang iyong mga kamay. Mga linya, kulay, hugis, at tekstura ng mga bagay. Sa makikita niyo sa larawan mga bata, ang kulay ng puno at ang mga sanga nito ay kayumanggi o
Chocolate, brown sa Ingles. Kung titigan mo ang katawan at mga sanga ng puno, mapapansin mo na may mga linya o guhit ang mga ito. At kung hawakan mo naman ang puno, ang tekstura ng balat ng puno ay magaspang at matigas. Ang kahoy naman mga bata naggaling sa punong kahoy kapag ito ay nililisan at nilagyan ng varnish o di kaya pintura, ito ay magiging makinis kagaya ng mga upuan at mesa ninyo. Makikita natin sa dibuho o drawing, mga bata, ang maraming linya, hugis, at ang maraming kulay. Kung ang dibuho ay ginamitan ng watercolor, ang kanyang tekstura ay makinis. At kapag ginamitan naman ng oil paint, ito ay magaspang. Tingnan naman natin ngayon mga bata ang mga bulaklak. Ang bulaklak na ito ay may kulay pula at may linyang pakurba. Ang tekstura naman ng bulaklak mga bata ay malambot at makinis. Ang dahon naman mga bata ay may makikita kang mga linya, iba't ibang disenyo, hugis at laki. Ang nakikita ninyo sa larawan ay ilan lang sa mga disenyo at hugis ng mga dahon na makikita ninyo sa inyong paligid. At karamihan sa dahon na makikita natin sa ating paligid mga bata ay may kulay berde o luntian, green sa Ingles. Ang nakikita nyo naman sa larawan mga bata ay isang bundok na may hugis at sulok. At makikita ninyo ang linyang pahilis sa bawat gilid. Makikita naman natin sa ulap mga bata ang linyang pakurba. At ito ay may kulay puti at mukhang malambot kagaya ng bulak. Tingnan naman natin ngayon mga bata ang mga laruan. Makikita natin sa laruan ang linya, kulay at hugis. May mga laruang malambot at matigas. Karamihan sa mga laruan mga bata ay mga makikinis para hindi masugatan ang inyong mga kamay. Sobrang marami pang mga bagay mga bata na makikita sa ating kapaligiran na kung saan makikita ninyo ang mga linya, mga kulay, mga hugis at tekstura. Bilugan ang naaangkop na larawan. Malambot, malambot. May kulay na pula. May kulay na pula. Tatsulok ang hugis kapag tingnan sa malayo. Tatsulok ang hugis kapag tingnan sa malayo. Matigas at magaspang. Matigas at magaspang. Puti na parang bulak. Puti na parang bulak. Magaling! Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng pagkakataong humanap ng isang bagay sa loob ng inyong bahay. Tingnan at hawakang maigi. Sabihin niyo sa akin kung ano ang mga napapansin ninyo. Magbibilang ako hanggang 20 habang manunood at nakikinig sa inyo. Mag-umpisa na!
sa inyo para magabayan kayo sa paggawa ng mga gawain sa module at worksheets. Maraming salamat mga bata! Magpapaalam na si teacher sa susunod ulit!